Ang biktima po na si Jessril Diaz, akap-akap po siya ng isang lalaki po, no, at si Jessril po, na 24 years old po na isang mangingisda, ay hubot-hubad po. At kasama po, meron po nakapaligid po sa kanya, mga kapulisan po, mga kapatid. Umapit yung nakaitin. Why sabing ibakal sa akin? Why sabing ibakal? Dalawang lalaki na pinakapaligid sa kanya, may lalapit po ng isang lalaki dito. Ayan. Na parang may nakuha. Ang isang sabu daw po. Hindi po na mga kapatid, yung mga nakamonitor ko sa Radyo 5, hubad-hubad po itong si Jessril Diaz. Nakapaligid po sa kanya yung mga kapulisan po natin. Nakita ko yan kagabi, yung lalaki, hubad-hubad. Bakit, ano nangyari doon? Yun yung unang tanong. Sabi naman ng ating research, dahil meron doon naganap na bypass operation. Tama? Tama po, Idol Rafi. Kung bypass at tinuhuli siya, bakit nakahubad siya? Yun yung malaking tanong. Sino naghubad sa kanya? Kung yung mga pulis ang naghubad sa kanya, then literal na hinubaran siya ng kanyang karapatang pantao. Mm-hmm. Why would the police subject this guy to humiliation if they are trying to arrest him? Kailangan malaman natin yung buong story from both sides. Hello po, Sir Rafi. Magandang tawali. Magandang hapon po, Sir Justin. Pwede yung pakipaliwanag yung mga kaganapan sa video. Ano po nangyari doon? October 30 po, kasi magkasama po kami nung yung pinsan ko na nasa trabaho doon sa bahay nila. Pagkatapos po namin kumain, so lumabas po kami ng bahay nila. So umutang po kami sa tindahan ng Mountain Joe at Sigarilyo. So, mga ilang minuto po, may lumapit po sa amin na walong lalaki at kinuha po yung kanyang cellphone at sinakal po siya. Tapos pinalis po nila ako. Bakit po na sa video, hubad-hubad, sino yung naghubad sa kanya? Siya po yung naghubad po kasi po alam niya na po yung gagawin sa kanya ng mga pulis, sir. Alam na niya na yung gagawin sa kanyang mga pulis ay? Ano po yung alam niya gagawin? Paplantahan po siya. Paplantahan. Paplantahan po ng ano po? Ng shabo po. Ang ginawa niya po, habang siya po ay sakal-sakal, naghubad po siya. Opo, Sir Rafi. So habang naghubad po siya, hindi po siya pinipigilan ng mga pulis. Pinapabayaan lang siyang maghubad-hubad. Opo. So nung siya po ay maghubad, ano po sumunod na nangyari? Nung matanggal na po lahat ng damit niya, ano pong ginawa ng mga pulis? Pinipilit po siya na sabihin na sa kanya po yung lahat ng pera at saka mga shabo po, sir. At ang bodega po na sinasabi sa kanya. Di ba sabi niyo po sinasakal siya? So, opo. Bakit po siya sinasakal ng mga pulis? Hindi po namin alam, sir, kung bakit nila sinasakal yung aking pinsan. Pero wala ho bang inabot itong pinsan niyo sa mga pulis? Tapos yung mga pulis, meron, wala bang tinanggap mga pulis galing sa pinsan nyo? And then yung pinsan nyo, wala bang tinanggap ng kung anong bagay po, mo, mga pulis? Wala kong nagpalita. Wala po, sir, yung, kasi magkasama po kami hanggang umaga. Kasi po, sabi ng mga pulis, bypass operation na po to. Pag bypass operation, ibig sabihin po, na-set up po ng mga pulis na nagbibentahan nilang isang pulis. At yung pulis naman ay magbabayad ng pera dito po sa pinsan nyo. Wala kong ganun nangyari. Wala naman po, sir, kasi magkasama kami nagtatrabaho sa kanilang bahay kasi nasira sa pagbagyo. No, sir, yung pong sinasabi ng mga pulis na mga shabu na galing sa kapatid niyo at pinapaamin, hawak-hawak po ng mga pulis? Opo, sir, sa kanila po yung sir, nilagay nila sa kilikili. Ano pong dahilan bakit po binaybas operation yung pinsan nyo? Hindi namin po alam, sir, kasi wala naman kaming kaalam-alam dyan, sir. Ano pong trabaho ng pinsan nyo po, sir? Mangingisda lang po, sir.
Okay, so mangingisda po siya. So, siya po yung pinantahan ng Cebu ng mga pulis. At wala ko kayo nakitang dahilan kung bakit po siya pinaplantahan. Okay, Colonel, daro ka, magandang hapon po, Colonel, sir. Sir, Rafi, magandang hapon din po. Hindi ho masyado clear yung nasa video, except at saka hindi ko naintindihan yung mga sinasabi doon. And nag-explain na po itong pinsan ng suspect ninyo dyan ngayon. I understand na nakakulong. At that is a bypass operation. Ano naman po yung side niyo po, Colonel? Balik po yung nangyari po talaga doon. Yung nakikita po doon sa video is after na po yun yung successful transaction po natin ng droga doon po sa subject natin na si Israel po. Tapos okay. Po prior naman po doon, sir, kompleto po naman yung ano namin, yung coordination sa PDA. Actually, umaga pa po yun. Inaabangan lang po namin kasi pangatlong attempt na po namin siyang pabilang, sir. Doon lang po siya na time na nahuli po namin, sir. Pangatlong attempt na po? Second week pa po ng, ano, sir, ng August, nakipag-transaction na po kami sa kanya, tapos hindi lang po siya sumipot. Ah, okay. So first attempt, second attempt, hindi siya sumipot. Itong pangatlong attempt, sumipot na siya. Yes po, sir. So, ang sinasabi ni Colonel, yung video na nakikita natin lahat, alood natin lahat, after the fact, tapos na yung transaction. So, ang tanong, who was taking the video? Sabi niyo po, tapos na po yung transaction, tapos na po yung bypass operation. Hindi pa po, sir. Bali, yung video po, sir, na kumalat, nung nag-start na po kami ng inventory, sir. Pero, prior po noon, sir, naging successful na consummate na po, sir, yung pagbili namin, sir, ng sabu sa ano, sir, sa kay Jezreel, sir, sa halaga na 6,600 po. Colonel, meron po kay Mark Money na nakuha? Meron po, natanggap niya po yun. Bali, ang nangyari po dun, sir, nung pagtanggap niya, sir, at na-consummate na po yung baiba, sir, pagsabi po ng pulis natin, sir, na pulis kami, huli ka sa ano, sa pagbebenta ng droga. Doon na po siya, sir, nagpanik, sir, na naghubad, sir, ng damit niya. Actually, sir, pinigilan naman siyang maghubad, sir, eh. Kaso lang, sir, makikita nga sa ano, sir, sa video doon, sir, na nag-circulate na medyo parang wild siya, sir, at uncontrollable nung time na yun, sir. Sino pong kumukuha ng video na yun, sir? Bystander po, sir. Pero mayroon po kaming kuha din po, sir, sa amin, sir, na body-worn camera, sir. Diba pag sa Mark Money, meron kanya nalagay na powder, tama, para pagtanggap niya sa pera, then yung powder, may nalagay na powder doon sa Mark Money. Yes. Ang ibig sabihin. Hindi na po kami, sir, gumagamit ngayon yan, sir, kasi wala na po kaming supply niyan, sir. Bali, matagal na po, sir, ang ginagamit namin, sir, pinaparecord lang po yan, sir, sa pinapa-subscribe lang po, sir, sa mga sa resources. Kaya ko yung mga polis. Meron yun, yes, sa powder nilalagay sa pera. Kasi pwede naman sabihin ng suspect, ipinanta lang sa akin yung pera niyan. O wala namang ebidensya na talaga natanggap niya yung pera, di ba? So with that, yes, if you have that Mark Money na may mga powder, kahit ihagis niya, pagbigay sa kanya, ihagis niya, edi, at least nandoon sa kamay niya na ibig sabihin, tinanggap niya talaga yung pera kahit inihagis niya ngayon, kahit itinago na ngayon. Yes, sir. Indication na talagang nagkaroon ng transaksyon, na consummate yung transaksyon. Nag-estip po, Colonel. Maliban na lang kung meron po kayong video, may video niyo ba na tumatanggap talaga siya ng pera? Hindi po siya nakuhaan, sir, ng video, sir, na tumatanggap. Wala kang video na tumatanggap siya ng pera, pero talagang tinanggap niya po yung pera. Yes po, sir. Yes po, sir. 6,000. Okay. 6,000. Doon na po, sir, nag-comment, sir, yung arrest, sir, after niya tinanggap yung pera, sir. Okay, sige. And then yung police po ay naabutan ng sabo, ilang pong gramo? Doon po sa result po, sir, ng crime log natin, sir, nasa 2.11 something, sir, grams po. Ultraviolet powder po ang tawag noon, Colonel? Yes, sir. Opo, sir. Yan po, sir. Opo, bumili kayo ng ganun. Kung wala po kayong ganun, ako po mismo mag-request sa Camp Crame na dapat lahat ng mga pulis sa isang bypass operation magkaroon ng ultraviolet powder na ilalagay po sa pera sa Mark Money. In that way, yes, para din po protection po niyo po ito, sir. Kasi pwede naman sabihin ng mga suspect, hindi ko tinanggap yan, yung perang yan, gawa-gawa lang nila yan. Show me proof, show me video. Otherwise, kung wala po kayong ultraviolet powder,
then at least madami video. Diba, sir? Yes, sir. Protection, sir. Mas kasi maganda po, sir. Maraming mga netizen na naniniwala po dito sa suspect. Mas naniniwala dito sa suspect kaysa inyo. Pero if you have that evidence, sir, na sinasabi ko, then mababawasan po yung duda sa inyo. Diba, sir? I'm just helping you. Sa video po, or yung ultraviolet powder, ilagay niyo po sa mga bark money ninyo. Okay, sir? Yes po, sir. Maraming salamat po, sir. Bakit po siya naging target po ng bypass operation? Siya ho ba ay may record na talagang dealer ng Cebu or kung sir? Sir, yung mga previous po namin na arrest, sir, ng buwan po ng Agosto, lumalabas na po to yung pangalan niya, sir, sa mga confession, sir, ng mga nahuli natin. Then, lately, sir, may mga concerned citizen po na malapit din po sa bahay ng subject natin na, ano, sir, na nagsusumbong din po sa police station na nagpapatulong, sir, sa nangyayari nito, sir, na bentahan ng Cebu sa area nila, sir. And then, nag-positive po siya sa drug test? Kanina lang po, lumabas na po yung, ano, sir, yung result. Positive po siya sa drug test at lahat po na 13 sa Shane na nakuha sa kanya ay positive po lahat, sir. Dinag-testi po siya on that day na nahuli siya at nag-positive po siya sa Cebu. Tama po, sir. Okay. Okay, and then may mark money, and then meron pong Cebu, and pinag-drug test, pinag-lab test po, positive na Cebu po yun, tama? Yes po. And then pera nandiyan, may coordination sa barangay, may coordination po sa PDEA, kompleto Ricardo Sbica nga. And then, yes, on top of this, meron po mga sumbong galing po sa mga kapitbahay, sa mga nahuli na umamin na sa kanya galing yung Cebu. Tama? Meron po. Okay. So maganda po. Yan yung sasabi ko, tight yung case ninyo. Very, very good po. Kumbaga talagang by the book. You did it by the book. Kaya safe kayo dito kung totoo. Unfortunately, yung nakita po kasing video ng mga netizens natin, tapos na, lumilitaw na parang naplantar na po siya. Tapos, sa video ata, nagpapalakpakan pa siya rin, di ba? Yung mga tao, tuwing nagsasalita yung suspect. Yes po, sir. Opo, sir. Dati na ho bang may record to sa inyo? Sabi nyo, sabi kasi ng research, nasabi nyo na po sa kanila, sa Odette, na dati na po nahulihan to? Bali, nung ano po, sir, 2019 po, June 27, meron po siyang ano, sir, arrested din po ito, sir, sa kaso din po ng paglabag, sir, ng Republic Act 9165 po. Tapos nakalabas po siya, nag-bail siya noong 2021, sir. Ano po yung 9165, sir? Yung sa drugs din po, sir. Illegal possession of drugs din, sir. At nagpiansa po siya noong 2021? Yes po, nakalabas po siya, sir. Meron po siyang iba pang record bukod dito sa June 27? Yun lang po, sir, yung record niya. Tapos yun lang po, yung namomonitor po namin na sumbong, sir, ng mga concerned citizen, sir. Yung record niyo po yung mga sumbong ng mga concerned citizen. Recorded po yan. Ibig sabihin, meron po kayong mga data niyan. Meron po kayong mga information galing mismo sa mga atik. Galing po mismo sa mga concerned citizen. Meron po, sir. Okay. Well, wala na po ako iba po po may tanong. Kaya nakita ko po na talagang ginagawa nyo lang po talaga ang trabaho ninyo. And I do commend you, Keller, job well done. Kasi po, galit po ako sa droga. Hindi po, kahit lahat ng tao nagsusumbong sa akin, agad-agad kinakampihan ko po. Dito po, yes, sir. Maraming salamat po, sir. Sa lahat po ng mga police na ikinig, kasi yung iba sa kanila ay magpa-interview sa amin dahil itirahin lang kami ni Tulpo, eh. Ba't pa kami pa-interview dyan? Patas po kami. In this case, maganda po yung paliwanag nyo. Nakita ko po na talagang ibibig by the book. Pinahami ko ng husto hanggang sa mahuli nyo makuha nyo siya. Then job well done. And I congratulate you, Colonel. Keep it up, Colonel, sir. Congratulations po. Thank you, sir. Chairman Cordero, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, Chairman, meron ba kayong gustong sabihin o meron kayong reaksyon dun sa naganap na bypass operation ng mga polis laban kay Justin Diaz? Nung nakita ko po yung ano, yung video, syempre nalungkot po ako dun sa ano, yung sa nakita ko. Pero yung sa trabaho ng mga pulis, ano na lang natin sa kanila yon, Serafi.
Pero yung sa akin po, yung sa barangay, yung nararapat at kung ano yung tama para sa taong bayan, yun po ang ating gagawin. Yung sa barangay, wala ka doon kasi kailangan ka namin. Yung tama-tama lang, Kap. Kahit kagawad, wala doon. Ay, huwag kang nang, mga aling. Yung tama-tama lang kasi kumuha sila ng ano, nang kagawad. Kagawad ng hindi, ano, taga-ginaran lang. Ibang lupa po ang hitam. Sarap eh.